Magandang araw mga mag-aaral, panibagong araw, panibagong matututunan na naman. Ang ating aralin ngayong araw na ito ay ang mga gawaing angkop sa panlipunan at pampolitikal na papel ng pamilya. Handa na ba kayong muling matuto? Kung ganon, alamin na natin ang mga layunin ng ating aralin. Ang mga layunin ng ating aralin ngayon ay ang mga sumusunod. Una, natutukoy ang mga gawaing panlipunan at pampolitikal. Ikalawa, na ibibigay ang kahalagahan ng pakikibahagi ng pamilya sa mga gawaing panlipunan at pampolitikal. At ang ikatlo, na isasagawa ang mga gawaing panlipunan at pampolitikal. Bago natin talakayin ang ating aralin ngayong araw na ito, magkaroon muna tayo ng paunang pagsusulit. Narito ang panuto. Basahin at unawain ang pangungusap. Isulat ang tama o mali, sapat lang. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang makasagot. Handa na ba kayo mga bata? Kung ganon, simulan na natin. Unang bilang. Ang pagmamahalan ay isang kaugalian ng mga Pilipino na nagpapakita ng pagtutulungan, pagkakaisa, at pagdadamayan. Ito ba ay tama o mali? Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot ay mali. Para sa ikalawang bilang, ang magiliw ay pagiging mabait, mapagbigay, kaaya-aya, palakaibigan, o maayos sa pakikitungo. Tama o mali? Ang sagot ay magaling! Tama! Sumunod na bilang, ang pagkakaroon ng positibong damdamin sa pagbabahagi, pagbibigay, at pagtulong sa tao na bukal sa kalooban ay pagiging bukas palad. Ito ba ay tama o mali? Ano ang inyong sagot? Tingnan natin kung tama. Mahusay! Tama ang sagot. Para sa ika-apat na bilang, ang pagkakawang gawa ay isang pagtulong o pagbibigay ng tulong sa kapwa, sa mga taong nangangailangan o sa mga taong hirap sa buhay. Tama o mali? Ang sagot ay magaling! Tama! Para sa huling bilang, bilang kasapi ng pamilya, ang pagkain ng masusustansyang pagkain ay makakatulong sa pangangalaga ng kapaligiran. Tama o mali? Ang sagot ay mali! Mahusay mga mag-aaral! Nakuha ng lahat ang tamang sagot. Bravo! Ngayon naman ay balikan natin ang mga natutunan ninyo sa nakaraang aralin. Paghahambingin nyo lamang ang mga larawan sa Hanay A sa angkop na karapatan ng pamilya sa Hanay B. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo sa bawat bilang. Ngayon, suriing mabuti ang larawan sa unang bilang. Ano ang tamang sagot sa unang larawan? Tama! Ang sagot ay letter B, ang karapatan lalo na ng mga may sakit na magtamo ng pisikal, panlipunan, pampolitikal at pang-ekonomiyang siguridad. Ikalawang larawan. Ang tamang sagot ay
Mahusay! Ang tamang sagot ay letter E. Ang karapatang isakatuparan ang pananagutan sa pagpapalaganap ng buhay at pagtuturo sa mga anak. Sumunod na bilang naman. Ang tamang sagot sa ikatlong bilang ay tama, letter D. Ang karapatan sa tahanan o tirahang angkop sa maayos na buhay ng pamilya. Magaling! Ikaapat na larawan. Ang tamang sagot ay letter A. Ang karapatan sa pagkakaroon ng katatagan ng bigkis at ng institusyon na kasal. At para sa huling bilang, ang tamang sagot ay letter C, ang karapatang palakihin ang mga anak. Ngayon ay tumungo na tayo sa ating aralin. Natutunan mo sa Module 1 na ang pamilya ang pinakamahalagang institusyon sa lipunan. Malaki ang papel ng pamilya sa lipunan. Likas sa pamilyang Pilipino ang maayos na pakikitungo sa mga tao. Ito ang pangunahing kontribusyon nito sa lipunan. Ngayon, gawin ninyo ang unang gawain. Tukuyin at suriin niyo lamang ang mga larawan sa ibaba. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang masagutan ito. Narito na ang unang larawan. Handa na ba kayo? Ano ang ipinapakita ng larawang? Ang sagot ay mahusay, pagtulong sa nangangailangan. Ang sumunod na larawan naman ay ito ay nagpapakita ng tama, pagtatapon ng basura sa tamang lugar. Mahusay! At para sa huling larawan, ito ay nagpapakita ng ano ang inyong sagot? Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Mahusay! Ito ay pagbibigay ng pagkain sa mga nagugutom. Magaling mga mag-aaral! Ngayon ay kunin niyo ang inyong kwaderno at sagutan ang mga tanong na ito. Una, ano-ano ang mga gawain ipinakita sa larawan? Ikalawa, naranasan mo na ba ang mga gawain ito? Ipaliwanag. At ang ikatlo, magbigay na iba pang gawain panlipunan na ginagawa ng inyong pamilya. Para sa ating ikalawang gawain, ito ay mga katangian ng pamilyang Pilipino. Ipaliwanag lamang ang mga ito. Handa na ba kayo? Bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang makasagot. Handa na? Kung ganon, narito na ang unang katangian ng pamilyang Pilipino. Ang bayanihan. Ang katangian ito ay ito ay isang kaugalian ng mga Pilipino na nagpapakita ng pagtutulungan, pagkakaisa, at pagdadamayan. Magaling! Para sa ikalawang katangian, ito ay ang bukas palad. Ang pagiging bukas palad ay ito ay pagkakaroon ng positibong damdamin sa pagbabahagi, pagbibigay, at pagtulong
tungkol sa isang bagay o tao. Ito rin ay tinatawag na pagkakaroon ng bukal na kalooban. Magaling mga mag-aaral! Ikatlong katangian ng pamilyang Pilipino ay ang pagkakawang gawa. Ano ba ang ibig sabihin ng pagkakawang gawa? Ito ay isang pagtulong o pagbibigay ng tulong sa kapwa, sa mga taong nangangailangan o sa mga taong hirap sa buhay. Magaling mga mag-aaral! At para sa ika-apat na katangian ng pamilyang Pilipino, ito ay ang pagiging magiliw. Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging magiliw? Ito ay pagiging mabait, mapagbigay, kaaya-aya, palakaibigan, o maayos na pakikitungo. Mahusay mga mag-aaral! Ngayon ay sagutan nyo ang mga tanong na ito sa inyong kwaderno. Bakit mahalagang matutunan mo ang mga katangiang nabanggit sa itaas? Ang ikalawa, paano ito makakatulong sa pagpapaunlad ng lipunan? Marami ang mga gawaing panlipunan kung saan bahagi lagi ang pamilya. Halimbawa nito ay ang mga gawain sa barangay. Bilang mamamayan na kasapi nito, mahalagang makilahok ka sa mga gawain at proyekto upang malinang ang iyong pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Halimbawa sa mga gawain ay ang mga sumusunod. Una, ang clean and green. Ikalawa, ang 3 R's, o reduce, reuse, at recycle. At ang ikatlo ay ang clean up drive. Ang mga proyektong ito ay may kinalaman sa pangangalaga ng kalikasan. Tungkulin ang pamilya na pangalagaan ng kalikasang pinagkaloob ng Diyos. Simulan nito sa pagtuturo sa mga kasapi ng pamilya ng tamang pagtapo ng basura at pagtatanim ng mga namumungang puno. Bukod sa panlipunang gawain, mahalaga din makilahok ang pamilya sa pampolitikal na gawain. Mahalagang mabantayan ang mga karapatan at tungkulin ng pamilya sa lipunan. Kung kaya't pumili tayo ng mga namumuno o namamahala na magsulong at mangalaga sa mga karapatan ng pamilya. Ngayon ay dumako na tayo sa ikatlong gawain. Itala sa ibaba ang mga karapatan na pamilya at sagutan ang tanong sa ibaba. Gawin ito sa inyong kwaderno. Unang tanong, bakit mahalagang malaman natin ang ating karapatan? Ikalawa, bilang isang mag-aaral, paano mo gagampanan ang iyong pampolitikal na papel? Para sa paglalahat ng aralin natin ngayon, gawin ito sa inyong kwaderno. Gamit ang graphic organizer, bumuo ng batayang konsepto sa napag-aralan. Para sa pagpapahalaga ng aralin natin ngayon, isulat sa unang hanay ang mga alituntunin sa inyong tahanan ngayong panahon ng pandemya. Sa kasunod namang hanay, ipaliwanag kung paano ito makakatulong sa lipunan ngayong may kumakalat na sakit na COVID-19. Gawin lamang ang mga gawain ito sa inyong kwaderno. Para sa pagtatapos ng aralin natin ngayon, magkaroon tayo ng panapos na pagsusulit. Narito ang panuto. Tukuyin kung ang mga sumusunod na pangungusap ay gawaing panlipunan o gawaing pampolitikal. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang makasagot. Handa na ba kayo mga mag-aaral? Unang bilang. Ibinabahagi ni Ira ang kanyang kaalaman sa sining sa mga batang lansangan. Ito ba ay gawaing panlipunan
o gawaing pampolitikal. Ang tamang sagot ay gawaing panlipunan. Magaling! Para sa ikalawang bilang, si Patrick ay bumoboto tuwing halalan. Ito ba ay gawaing pampolitikal o gawaing panlipunan? Ang tamang sagot ay gawaing pampolitikal. Magaling mga mag-aaral. Ikatlong bilang, sumasama si RG sa mga proyektong tree planting sa kanilang lugar. Gawaing politikal o gawaing panlipunan? Ang tamang sagot ay gawaing panlipunan. Magaling! Para sa ika-apat na bilang, pinangangalagaan ni Nene ang karapatan niya sa paniniwala at pagpapahayag ng pananampalataya at pagpapalaganap nito. Ito ba ay nagpapakita ng gawaing pampolitikal o gawaing panlipunan? Ang tamang sagot ay gawaing pampolitikal. Magaling! At para sa huling bilang, sinisigurado ni Amy at Riza na nakabukod ang mga basura nilang nabubulok at hindi nabubulok. Ito ba ay gawaing pampolitikal o gawaing panlipunan? Ang tamang sagot ay gawaing panlipunan. Mahusay mga mag-aaral. Magaling mga mag-aaral. Nakuha niyong lahat ang tamang sagot. Good job! Maraming salamat sa pakikinig mga mag-aaral. Naway marami ulit kayo natutunan ngayong araw na ito. Laging tatandaan, be good. Good luck and God bless. Hanggang sa muli. Paala!